Dito na po kayo sa channel ni Puloy Wonderland. At ngayon na may ibibigay akong tricks sa inyo. Ang tricks na to, for example, yung computer mo today, napakaayos niya, mabilis, walang problema, lahat ng data mo okay, everything's fine. So, you have to do a backup or image backup. So, every time na mag-crash ang computer mo, pwede mong i-load yun instantly na napakadali. Or else, for example, meron kang sa mga IT, meron kang 100 computer or 50 computer na darating. So, anong gagawin mo? Hindi naman pwedeng i-installan mo lahat yan. Napakatagal, di ba? So, ang gagawin mo, magsisetup ka ng isang computer, iloload mo na lahat ng software na kailangan mo doon, antivirus, everything. And then, i-image natin yon, i-clone natin yon. And then, i-deploy sa mga computer. Take note, ang gagamitin natin is Windows 10 without third party. Walang active boot disk, walang Acronis, walang Chromezilla, yan, wala. Definitely, Windows ang gagamitin natin. Alright, upisahan na natin. Let's do it. Alright, ayan guys, andito na tayo. So, itutuloy na natin. Kung napapansin nyo, meron akong dalawang files. Ayan, yung test and test 11111. Okay? Ngayon, ibabackup natin na nandyan sila. Mamaya, i-delete ko. And then, pagka-backup, pagka-restore natin, kailangan nandyan yung mga files na yan. So, para makita lang natin, for example is, ngayon nag-backup ka, maayos ang computer mo, kumpleto ang data mo, walang problema, walang virus, ganun. So, suddenly, after a week, bigla siyang nag-crash, nagka-virus. So, pwede mong balikan yung araw na kung kailan ka nag-restore. Okay? So, next, sa ngayon, tingnan muna natin yung drive na ibabackup natin. Kung napapansin nyo, isa lang yung drive ko. So, pwede naman yan kahit mag-drive D ka, may drive C, may drive D, may drive E. So, ngayon, nilalagay ko na kung saan natin i-restore ang ating backup. Yan, yung ating USB hard drive. By the way, ito, kakailanganin nyo rin mamaya para sa pag-restore. So, tingnan natin. Ayan. So, ayan, meron na tayong drive D. Ayan. Dito natin i-restore ang ating backup. Okay guys, let's start. Punta ka lang sa backup. Ayan, backup settings. Ayan. Kung napapansin nyo, ang nakalagay dito, backup and restore Windows 7. Kasi na-build ng Windows ang backup system niya during Windows 7 pa. Wala pa tayong Windows 10. So, in-integrate na lang ng Windows 10. Kinuha niya yung program ng Windows 7. So, ito, restart natin. Initin natin si Windows 7. Ayan, kung napapansin nyo, nakalagay dito, create system image and create system repair disk. Sa create system repair disk, ito na yun. So, hindi ko na ituturo sa inyo to kasi mas advisable ito, mas maganda gamitin ito. Ito, full Windows siya, hindi lang siya repair. Pwede ka mag-repair dito, pwede ka mag-install full Windows. Nandyan din sa isang blog ko, ilalagay ko yung link niya dyan sa baba para masundan nyo kung paano gawin ito. Okay? For now, create muna tayo. Ayan. Ngayon, isi-search siya ngayon kung ano yung available na hard drive na pwedeng pag-restoran ng pag-store ng data. So, since na nakita niya yung nilagay natin kanina na drive D, ayan, dyan natin isi-save ngayon ang buong hard disk natin. Buong Windows natin. Di lang data, Windows. Ayan. Okay? Pwede rin sa network, kung meron kayong naka-shared network. Ayan, dine-next ko na.
Ito yung sinasabi ko, drive silang, di ba? Kung may drive, di ka, pwede mong i-check yung mga yan. Okay, next. Next ko lang. Ayan. Ayan, guys. So, mag-i-start na siyang mag-backup. Medyo matagal to. Depende sa laki ng mga in-install mo. Mga program, mga software, or kung mga data mo is marami, kung meron kang 100 GB dyan, 500 GB na data. So, medyo matagal yan. Like ako, binakap ko yung isang computer ko, umabot ako ng ilang oras kasi ilang GB at ilang drive ang meron ako. Meron akong drive D, F, J, maraming drive. So, ibabackup ko lahat yun para in case na darating ang araw, for example, is after a month, biglang nag-crash ang computer ko, meron akong babalikan. Yun lang yun. Or else, sa mga IT expert naman, kung may mga darating na computer na, for example, sabi ko nga, 100 computers or 50 computers, gagawa ka lang ng isa. I-configure mo lang isa, i-set up mo yung isa, gagawa ka ng ganito, and then di-deploy mo lang sa lahat. So, automatic standard, pare-pareho silang lahat. Okay guys, hintayin lang po natin. Tapos na pala. Guys, ngayon, ayan, nakalagay siya. Do you want to create a system repair disk? Ayan. Pag nag-yes ako, mag-create siya ng system disk, either nasa CD or sa USB. But yung i-create niya, ano lang yun, pang-repair lang yun. Diba? Ito, kompleto na siya. So, mas maganda, ito na lang gamitin. Ito na lang gamit nyo kaysa gumawa pa kayo ng ganito. Yeah. Mag-aksaya na rin lang kayo ng USB, okay? So, mas maganda ito. At least ito, pwede ka mag-install ng Windows 10, pwede ka mag-repair. All-in na siya. Okay? All-in-one na siya. So, mag-no-no na tayo dyan. So, no? Mag-close na natin. Alright. So, ngayon, meron na tayong image sa ito. Windows Image Backup. Ito yun, no? Ito yung Windows image, naka-encrypt na siya kasi nag-yes tayo kanina. So, mamaya, i-restore natin siya ngayon. Ngayon, para makita natin na for the benefits of the doubt, i-delete natin to. Halimbawa, na-delete or yan. Ayan, delete natin. Empty natin. Empty, yan. Na-delete siya. Hindi natin alam na suddenly na-delete after a week. So, ngayon, i-restore natin ngayon. Using this one and using yung hard disk na pinagsave natin. Okay, guys? Alright, ayan. Tapos na yung pag-backup natin sa computer natin. Ngayon, paano naman natin siya i-restore? So, ngayon, ang data natin is naka-restore siya, naka-keep siya dito. So, naka-restore siya dito. Paano naman natin i-load ngayon sa ating nag-crash na computer or sa ating bagong computer? Okay? All we have to do is we need this USB. Ayan. Alright. Ayaw niya. Alright. Ayan. Kailangan natin to na may laman itong Windows 10. Ayan. So, let's go. First, syempre. Ayan. Syempre, ilalagay natin to. Hindi na ako marunong magpasok, guys. Ayan. Ayan yung ating pang-boot. And at the same time, ito yung ating source. Right? Ayan ang ating source. Alright. Then now, let's open our computer. Ayan. Punta lang tayo sa boot menu. So, ang sabi niya is F12 to choose boot menu. Ayan.
Alright, syempre piliin natin yung tension dito. USB dito tayo sa jet. Sa jet plus ito yun, no? Ang ating Windows 10 para mag-boot siya sa installation Windows 10. Okay guys, hit na natin yun. Ayan, bubut siya sa Windows 10. Hintayin lang natin. By the way guys, makikita nyo to kung paano gawin itong Windows, itong hard, itong USB kong ito sa link below, okay? Nilagay ko na yung link dyan para hindi kayo maligaw. At syempre, para mapanood nyo na rin. Hintayin lang natin. Ayan, nagbubot na siya sa Windows 10. At the same time guys, naka-insert na yung ano nyo, no? Okay? Pagdating dito, ayan, installation nakalagay, no? Ayan. So, punta ka sa next. Instead na install ang ilalagay mo, dahil meron ka namang image or clone, na-clone mo na, so punta ka sa repair your computer. Right? So, repair your computer, punta ka sa troubleshoot. Ayan. Alright, troubleshoot. And then, punta ka sa system image. Right? After system image, okay, Windows 10, then magse-search siya ng available na ginawa mo. Kung meron kang available na image na ginawa. Or else, pwede mo siyang i-search manually. Okay. But then, on this moment, nagse-search siya by this automatically. Okay. Anong nakita niya? Meron siyang nakita. Ayan, ang ginawa natin. Ang kapangalan ng computer natin is Test Win Image. Nilagay ko kanina. Ayan, so okay na, no? So, pag nag-next ako niyan, ayan, pero pwede ka rin mag-select ng another image, no? Pwede ka mag-select dun. Kung marami ka ng mga image na, halimbawa, na sanayan mo from every 3 months, every 6 months, i-image ka, ganun. So, syempre, pipiliin mo alin yung best or alin yung latest para updated yung mga data mo. Okay? So, this time, ayun yung ginawa natin dahil isa lang naman. So, next tayo. Ayan. Then, ano sabi niya? Format! Ayan. Ipo-format ba daw niya yung hard disk? Since na nag-crash ang hard disk mo, marami na siyang problema, nagka-virus ka na lahat-lahat, syempre, ipo-format mo na. At the same time, kung bago din, ipo-format mo na para mas malinis. Okay? Okay, then next mo lang. Ayan. And then, ilo-load niya yun as it is. Ayan. So, yun yung date time. Doom. Ayan. So, this time guys, nilo-load na niya yung ating ginawang backup. Okay? Hintayin lang natin. Sana nasusundan niyo ako. Ayan. Kung napapansin niyo, nakalagay, restoring this. Right. Hintayin lang natin, medyo matagal to. At mamaya-maya balikan ko kayo. Ayan, okay guys, tapos na. Ayan, even the restore driver are not encrypted. You need to turn on. Okay, hindi naman siya encrypted, so ayos lang. Ayan. So, asan yung mouse natin? Guys, sorry. Ayan. So, okay ko na. Tignan natin kung nag-restore siya. Para naman malaman nyo na nag-restore talaga siya. Okay. Ayan. Do you want to restart? On the spot yan, guys, ha? Wala tayong, hindi tayo nag-script. Wala tayong scripted on the spot. So, on this moment, tatanggalin na natin yung USB natin. Tatanggalin na natin yung ating location backup. Okay? Now, nagbo-boot na. Ayan, titignan natin kung successful ang ating ginawa. Ayan. Parang malabo na yung mata ko, no? Ayan. If you remember, guys, nag-delete ako ng mga
data na kunwari na corrupt or ayan, na bumalik sila. Kita sobrang liwanag. Alright. Ayan, kung napapansin nyo guys, ayun yung mga dinilit natin kanina, no? Na-restore na siya. Ayan, so fully backup. Nakita nyo? Ang galing, di ba? So, ang nangyari, nag-backup tayo, nag-crash ng computer mo, pwede mo yung i-restore. Or, nag-crash ng computer, or marami ang computer mo, gawa ka ng isa, and then deploy mo lang sa the rest of your computer. Pare-pareho ang iyong configuration and everything and software. Naka-standard way ka. Okay? That's the standard way of cloning without clones sila. Alright. Ayan, guys. Maraming salamat. At so, fully na nasundan nyo ang aking vlog for today. Ito ay napaka-effective kasi nababackup in case na magka-virus kayo. Effective na effective ito. Safe na safe ang mga data nyo, safe ang mga like kung may mga license kayo, ganun. At the same time, napipreserve nyo, yan, napipreserve nyo yung mga data nyo. Less yung oras na kailangan mo pa mag-format, mag-install ng lahat-lahat, ganun. Yan. Okay guys, maraming salamat. Hopefully na may natutunan kayo. Siyempre, i-like nyo at subscribe ang aking channel. Salamat!